Hello, good morning po sa ating lahat, mga kaguro. Ito. So, ngayon po ipapakita ko po sa inyo is ating enrollment live dashboard or list of enrolled learners in LESF na ginagamit natin taon-taon tuwing tayo magpapatala para sa mga magulang. Para po sa konting kaalaman para sa lahat ng gagamitin natin o gagamit itong enrollment live dashboard or list of enrolled learners in LESF para sa mga batang nagpatala online, dito po natin makikita ang mga batang nagpatala gamit ang ating link sa pagpapatala na pinamahagi ng ngayong taong panuruan 2021-2022. Makikita rin po natin dito ang summary o kabuuan ng mga batang nagpatala mula kinder. Ayan po, so nandito po yung kabuuan ng mga nagpatala mula kinder, ayan po, mula kinder, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, at grade 6. Ito po ay nakaayos na ayon sa kasarian at level ng mag-aaral para mas madali po nating makita ang actual na bilang ng mga batang nagpatala, online man ito, o encoded para doon sa mga batang nagpatala gamit ang forms na makikita sa ating mga kiosk na inilagay sa barangay at sa ating paaralan. Maaari rin po natin gamitin ang search button. So nandito po siya sa ilalim. Ayan. Dito sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng apelyido. Ayan po. So ilalagay po natin dito ang apelyido o pangalan ng bata sa loob ng cell nito. Kapag nailagay nyo na po ang apelyido o pangalan ng bata, ipapakita po dito ang spesipikong detalye. Ayan, so ilang detalye ng bata na inyong inilagay. Gaya na lamang ng grade level, LRN number, address, at advisor ng batang mag-aaral. Kaya kung nais nyo pong alamin kung saang grade level, anong LRN, sinong guro, at anong address ng mag-aaral, ay maaari nyo po itong gamitin para mas mapadali o madali natin silang mahanap o malaman na sila ay nakapagpatala na. Ayan po, so maaari po natin gamitin to at hanapin ang kanilang mga pangalan para mas makita natin ang kanilang mga detalye. Okay po. Kasunod na gamit nito, kung meron na po tayong hawak na listahan ng mga mag-aaral natin ngayong taong panuruan 2021-2022, ay maaari na rin po nating ilagay o i-assign ang pangalan ng guro. Ayan, dito po natin gagawin yon. Pangalan ng guro o advisor katabi ng grade level, ayan, at ng pangalan ng mag-aaral. Halimbawa, grade 2. Tiyaga, ang advisor ng grade 2 ay halimbawa si Ma'am Ponan. Ayan po, yan lang po ang gagawin natin. Pindutin po lamang ang drop-down button. Ito po yon. Pindutin po lamang ang drop-down button at hanapin ang iyong pangalan o i-type ang apelyido ng iyong pangalan upang lumabas ang buong pangalan. Ayan po. So, tinype ko po yung gal, lumabas po ang aking pangalan. So, ganun lang po ang gagawin natin. Pwede po nating pindutin ang drop-down at pwede naman po nating i-type ang inyong apelyido o ang inyong pangalan para ito ay lumabas. Okay po. Iwasan po natin ang paglalagay ng wala sa drop-down list. Ayan, gaya ng pagka-copy-paste, pagta-type ng wala sa drop-down list na pangalan. So, iwasan po natin yon upang maiwasan po natin ang anumang pagkakamali. Maaari rin po kayong maglagay ng inyong komento tungkol sa pagbabago sa detalye ng mag-aaral. Ito po, dito po natin ilalagay ang inyong komento sa portion na ito. Ayan, ilagay lang o sa tapat ng pangalan ng mag-aaral ang pagbabago. So dito nyo lang po ilalagay siya sa tapat mismo ng mag-aaral sa kung tapat mismo ng mag-aaral na nais ninyong baguhin ang ibang detalye. At remarks naman, sa portion na to,
para naman po sa akin as admin kung nabago o nagawan na ng action ang inyong concern. Ayan, dito po ako maglalagay kung na-approve na, na-edit na, or napalitan ko na po. Okay po. Sa ibabaw na bahagi po pala ay makikita na dito ang enrolled online gamit ang forms na makikita sa barangay o school. Ito po yung sinasabi ko. Nandito po yung online, nandito naman po yung encoded. So far, sa ngayon, wala pa po tayong encoded. So, ang mga batang nag-enroll naman po ay meron na po tayong 1,549 enrolled online gamit po ang ating link. Ito po ay encoded at consolidated ng mga enrolled focal person. Ayan, so dahil nga po ang encoded ay ko-consolidate pa po yan at i-encode ng mga enrollment focal person. So bawat grade level po meron po tayong EFP. Okay po, EFP, enrollment focal person po ang tawag sa kanila. At kami naman po ni Sir Jay, kami po ay tinatawag school enrollment focal person. So kaming dalawa po ang mag-consolidate ng lahat ng ito. Dumako naman po tayo sa pangalawang sheets. Okay, so una, ulitin ko lang po, meron po tayong tatlong sheets dito. So sheet number 1, online enrolled learners in LESF. Sheet number 2, class list summary. And sheet number 3, name list. So kanina sa pinaliwanag ko ay mula sa sheet number 1. Dumako naman tayo sa pangalawang sheet dito na kung saan ito ang class list summary. Dito naman po sa class list summary natin, makikita ang pangalan ng bawat guro. Ayan po. So, meron po tayong kinder, meron po tayong grade 1, meron po tayong grade 2, meron po tayong grade 3 teachers, and 4, 5, and grade 6 teachers. Pangalan ng guro per grade level na may mga advisory. Number of learners, ito po yon. Number of learners in the list na kung saan ang bilang po dito ay base doon sa unang sheet na pinaglagyan ng mga pangalan ng mga guro. Kung ilan po ang mga batang nilagyan ninyo ng pangalan doon, yun po ang makikita dito. Ayan, so dito po yung makikita kung ilan po ang nilagay nyo dito ang pangalan ng mga guro, yun po ang mag-a-appear dito. Okay po. Sa bawat advisor dito, katapat po niya, number of learners in the list. At para po sa number of learners in LESF, ito naman po yon. Ito naman po ang kabuuang bilang ng mga bata na nagpatala na makikita sa sheet number 1. Ito po. So sa kinder, meron pong bilang ng bata na nagpatala sa kanila na 129. Ayan po. So, dito po yan makikita. So, inilagay po siya dito sa class list summary. Sa grade 1 po, meron na pong 176. Sa grade 2 po, meron na pong 225. Sa grade 3 po, meron na pong 296. Sa grade 4, meron na pong 253. Sa grade 5, meron na pong 242. And sa grade 6, ay meron na pong 228. At ang updated data naman po ay para, ito po yon. Ito pong portion na to. Ang updated data naman po ay para sa bilang ng mga bata ng bawat grade level na nalagyan na ng pangalan. So ito po, dito po makikita yung bilang ng bata base dun sa total at yung bilang ng bata na nalagyan ng pangalan ni teacher. Ayan po. So ibig sabihin, kung ang bilang po natin ng bata dito, updated data ng bilang ng bata ay 128 at ang total ng bata sa LESF ay 129. Ibig sabihin po, meron pa pong isang bata na hindi nalalagyan ng pangalan dito sa ating sheet number 1, teacher. Okay po. So dapat po, lahat ng grade level na bata, lahat ng mga kinder na bata ay malagyan ng advisor para po magtugma yung number of learners in LESF doon sa updated data natin. Okay po. Para naman po doon sa not updated, ito po yun, yung portion na to, para sa mga batang hindi pa nalalagyan ng pangalan ng guro. Ito po yung sinasabi ko, kapag hindi nagtali itong dalawang to, LESF na bata, doon sa updated data, lalabas po doon yung bilang kung ilan pa ang batang hindi nalalagyan ng advisor. Kung hindi tugma ang mga data na nasa LESF na nagpatala sa bilang ng mga guro na inilagay. So, ito po yun ang sinasabi. So, dapat po, 0 yan. Okay? So, ay 129. So, rather. Okay? So, dapat po 129 to at ito ay maging 0. So, mean to say, kaya to 0, wala pang naglalagay na guro sa, o wala pang nag-a-assign na guro
para sa mga batang kindergarten. Okay po. At sa bandang ilalim po nito ay makikita natin ang actual na bilang ng mga bata at katumbas na porsyento. Ito po yung sinasabi ko, actual na bilang ng mga batang nagsipag-enroll at porsyento. Ito po, o percent, dito po ay pinapakita kung ang mga bata natin na nakapagtala ay naipamahagi na sa bawat guro, sa bawat grade level natin. Ayan, so magka-count po to kapag may mga advisor na po or teacher na inassign sa bawat bata. Ayan po. So, mean to say, ito po, meron po tayong indicator, charging. So, kapag na-full po to, mean to say, lahat ng bata ay nalagyan na ng advisor, ng guro. Okay po. Ang lahat po ng data na makikita natin dito sa totoo dito ay totoong nanggaling sa LESF na sinagutan ng mga magulang ng ating mga bata, ng ating mga batang mag-aaral, at ito na rin po ang gagamitin nating data para sa hinihinging data ng ating division. Kaya't iwasan po nating mag-edit, galawin ang mga makikitang data dito, and for teachers of Molino Elementary School, copy only po. Okay po, para lang po sa ating mga guro ng paaralang elementarya ng Molino. At dumako naman po tayo sa pangatlong sheet, which is the name list. So dito naman po, huwag po natin itong galawin. Okay po? O buksan. Okay, so nandito po nakalink ang aking mga data na galing dito sa sheet number 1 at sheet number 2. So may mga data po ako na nakalink doon sa name list. Okay po, so doon ko po sila kinuha. Yun lang po at maraming salamat. Sana may naunawaan kayo sa aking mga sinabi.